Utos ba talaga ng Diyos para sa mag-asawa ang pagtatalik? O para doon sa mga may asawa na, makinig kayo. Utos ba talaga ng Diyos ang pagtatalik? Bago natin sagutin ang katanungang ito, paalala ko lang na ito ay para lang doon sa mga may asawa na. At kung wala ka pang asawa, huwag na huwag mong gagawin ito dahil mas lalo ka lang magkakasala sa Diyos. Dahil ang pakikipagtalik sa hindi pakasal ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos. Dahil ito ay kahalintulad na rin sa pakikiapid at imoralidad. Ngayon, para doon sa mga mag-asawa, alam ba ninyo na ang pakikipagtalik ninyo sa inyong mga asawa ay isang karumihan sa Diyos? Kung alam ninyo, alam ba ninyo ang ibig sabihin? Kung hindi, makinig kayo. Sinabi ng Diyos, kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo. Ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang kasuotang yari sa tila o balat ng hayop na nabahira nito. At hugasan ang alinmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi. Iyo'y ituturing na marumi hanggang gabi. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho. Sila'y ituturing na marumi hanggang gabi. Ganun yun. Malinaw, ituturing kayong marumi hanggang gabi. Kaya dapat kayong maghugas o maligo. Kung ang mag-asawa ay naliligo bago ang pagtatalik, kayo'y ituturing pa rin ng Diyos na marumi. Pero hanggang sa gabi lang ng inyong pagtatalik, kinaumagahan ay malinis na kayo. Kaya para doon sa mga magtataksil ng kanilang mga asawa, babae man o lalaki, ay huwag na ninyong ituloy. Mag-isip-isip kayo. Ang mga taksil ay gumagawa ng mga panandaliang aliw o ligaya sa piling ng iba. Nagkatinginan lang, gumagawa na ng kababalaghan. Nakuha lang sa isang tingin at isang kindat lang, sumama na kahit may asawa na. Yan ang huwag na huwag ninyong gagawin. Maghunos-dili kayo. Dahil kapag ginawa nyo yan, doble ang pagkakasala ninyo sa Diyos. At para doon sa ating katanungang, utos ba ng Diyos para sa mag-asawa ang pagtatalik? Ang sagot ay oo. Utos ng Diyos ang pagtatalik para sa mga mag-asawa lang. Hindi kasali ang walang asawa. Para ito sa mga mag-asawa lang. Dahil ang pagtatalik ng mag-asawa ay regalo ng Diyos. Kapag sinabi nating mag-asawa, yun ay tapos nang ikinasal. Hindi yung nagturingan lang na mag-asawa dahil matagal nang nagsasama at marami ng anak pero wala pang kasal. Kaya kinakailangan ang kasal para silang dalawa, ang babae at lalaki, ay magiging isang laman. Kapwa sila meron ng karapatan sa kanilang mga katawan. Sinabi ng Diyos, dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanya ring asawa.